Hey guys, magandang araw ulit sa ating lahat. So today guys ay update lang to sa ginawa nating video last year, no? So November 5, nakapag-stake na tayo last year. Kaya maraming mga updates tayo dito or maraming mga questions na sa community tayo dito na natanggap nung in-upload natin itong video natin na to, no? So punta tayo dito guys sa katana.ronin chain. Maraming nagtatanong kung saan nga ba mapupunta yung na-earn dito na Ron na rewards if ever na na-claim na. And then marami din nagtatanong kung paano nga ba mag-stake, unstake, ano yung mangyayari sa na-farm dito na token. So ngayon guys ay pag-uusapan natin yon. In-open ko na din itong ating Ronin wallet dito. Meron tayo ditong isang SLP. So again guys, itong video natin for today is just for reference only, just an update, no? So this does not qualify as an investment or financial advice. Magkaroon lang kayo ng ideas, especially dun sa community na nagtatanong dun sa previous videos natin, no? So may mga kulang tayong binigay na idea dun, kaya continuation to. So yun, bigyan na natin yung perspective ng on how to stake last time dito sa video na to. So, lalagay ko na lang din yung link neto para mapuntahan nyo if ever na wala pa kayong idea doon sa mga late mapanood yung video na to, no? So, balik muna tayo dito guys. So, unang questions guys is if ever na claimable na yung RON token rewards dito, saan nga ba mapupunta to? So, if ever na mag-enable tong claim, so for me, on my own opinion, possible yan na mapupunta sa inyong Ronin wallet, no? So, dito. Meron ditong, yun. So, meron ditong ERC20, merong WET, AXS, SLP. Last time, meron nang lumabas dito na something like a RON na assets. Pero, I think if ever na maging claimable to, possible na mag-reflect if ever na i-claim nyo to dito sa inyong RONin wallet, no? So, dito. If ever na claimable na to. So, another questions, guys, dito is, hindi nakikita sa pool yung na-add na liquidity. So, bakit hindi nakikita? Kasi, dito, if ever kasi guys, na in-stake nyo, magkakaroon dito guys ng lock, no? Ng pag-lock sa in-stake yung token. So, yung LPs or liquidity pool ay malalock dito sa pagpa-farm and then mawawala dito sa liquidity mo, no? So, dito siya mapupunta. Kaya wala dito na nakalagay, no? So para mabalik dito sa pool, yung kailangan mong gawin is to unstake lang, no? And then if ever na ma-unstake mo, babalik lang yan dito sa ating Ronin wallet, no? Kung magkano yung in-stake mo na SLP and WET. Disclaimer lang guys, meron tinatawag na impermanent loss. So for example, yung in-stake mo before is nasa 1,500 SLP. Pwedeng magbago yun guys, no? So every time if ever na magbago yung value, mag-adjust yung SLP and WET. So for example, 1.5 yung na lagay mo last time, possible na mas dumami yun kasi mas bumaba yung presyo ng SLP. And yung WET is dapat timbang lang yung kanilang value, no, ng SLP and WET, no? So yun, hindi or possible na magkaroon ng pagbago ng quantity ng SLP mo if ever na i-unstake mo na, no? So mamaya itatry natin to na i-unstake dito and para magkaroon kayo ng ideas, no? So yun, open muna natin tong ating RON token dito. Ayan, 1 SLP. So if ever na i-unstake mo siya, so max mo lang siya. Ayan, tap unstake lang and confirm dito sa iyong Ronin wallet. And antayin na lang natin dito na ma-confirm guys. So close muna natin to. Ayan, pending na siya dito guys. So if ever na ma-unstake mo yan, that's the time na makikita mo siya dito sa pool. Dito. So lalabas siya dito sa baba. So antayin na lang natin to na mag-reflect dito or ma-confirm sa blockchain. So yun, unstake SLP with LPs. Ayan, makikita na natin siya dito guys. So sample lang naman to guys para magkaroon lang kayo ng idea. So yun, pulled LPs tsaka yung pulled WET mo, no? So if ever na i-remove mo siya, mapupunta lang ulit yan dito sa Ronin wallet mo, no?
So try natin siya guys na i-remove. So this is only for reference, no? So guide lang or tutorials lang. Max mo lang. So yung ginawa natin guys is remove, and then kalin muna natin to. Tap max. So ayan, 1457. So babalik yan dito guys. Magiging 1458 dito, no? Try lang natin i-remove. Confirm. Ayan. So, ibuburn na yung LPs guys, no? So, matatanggal na yung LP. Hindi ka na makapag-farm doon ng RON token. So, after that, confirm. Ayan. Close muna natin to. Pending na ulit siya dito. So, ganun lang. Ganun lang siya guys na mag-work if ever na in-unstake mo yung LPs mo, no? Or yung sa farm, no? So, yun. Antayin na lang natin to guys na mag-reflect dito. So, dito yan. Magre-reflect. Ayan. So, nabalik na guys yung wet tsaka yung ating SLP. So, pending pa siya dito. Late lang mag-reflect. Pero dito sa wallet natin ay nakita na natin na nag-reflect. No? Ganun. Ganun lang siya guys. And dito sa farm, antayin na lang natin to na maging claimable. No? So, yun. Currently, naka-list na as RON Perpetual si RON token kay FTX. Antayin na lang natin siya na ma-list sa mga centralized exchanges at maging claimable ito. So, yun. Hopefully guys, nagkaroon ka na ideas dito and other details dito kung paano nag-work yung farm, yung stake, unstake, and yung possible na pag-claim at pagbalik dito sa wallet natin. So, ayan. Bumalik na siya. So, yun lang for today guys. Maraming salamat ulit sa panonood. Hope this video helps, and ingat tayong lahat. Bye for now.